Okay, so hanap tayong matambayan muna at medyo nakakapagod maglakad. Akin yung drinks ko. Bites. So, dito tayo sa anong lugar ba to? Metro City. Asabi na kita natin kanitang market, hindi pa pala to. Akala ko ito na yun. Nakahuli kong punta rito to sa 2019. So, medyo matagal-tagal na yun. Metro City Real Estate Exhibition Center. So, huli kong punta rito sa may Fort Bonifacio, 2019. Bali, nung time na yun, meron akong biniling Boya microphone. So, dito nagaganap yung meetup namin. Tsaka gabi yun. Kaya hindi ko masyadong makita yung mga ganitong lugar, no? Ganitong view nila. Kaya ngayon araw, mas maganda. Maganda na pa siya paggabi kasi yung building. Ganda na mga building, yung mga pailaw. Whoops. Sa park open from 6 a.m. to 10 p.m. Track 38. Bonifacio Global City is the place for an active and healthy lifestyle. Use this park to keep you fit and in good physical shape. Yun, uulan na. Umaga, hapon, anytime. Oo. Malinis? Oo, malinis siya. Pero tinan mo, hindi pa rin siya perfect. May mga ano pa rin, mga plastic wrappers pa rin na mga nakakalat. Tinan mo. Kita. Oo. Walang ganyan sa Davao, sa park, na may kitang napakalat-kalat. Meron, dun o. Ha? Hindi, huwag dyan. Dito tayo. And I just can't get enough. So, yun ang ano. Bali, una kong punta rito. 2018. Kasama ko si Asyong. Oo. Oh. Kaso nga lang yung time na yon, hindi ko siya masyadong matandaan kung paano napunta rito. Kasi mula doon sa sinakyan natin ng bus kanina, sumakay ako ng single, habal-habal. Meron? Oo, doon, dati. Ngayon wala na. So sumakay ako ng habal. Tapos, yun, rekta na siya ng ano, rekta siya ng McKinley Hill. Tapos nung pangalawa kong ano, punta rito, bali kasama ko nung si Glyza. So, yun, dumaan muna ako ng ano. Ay, di pala. Pangalawang punta is yun pala yung ano, yung bumili ako ng ano, yung Boya mic. Meron ako kami meetup. Tapos ang meetup namin is dito sa ano, sa Fort Bonifacio. Tapos gabi yun, no. So, ganun din as usual, sumakay din ako ng habal. Kasi wala pa kasi pandemic noon eh. Tapos ng pangatlo is sa market kami ni Glyza, no. Meetup kami doon. 2018 din yun. Tapos ito yung pang-apat. Kaya hindi siya yung ano, kumbaga taon-taon din bago siya maka ano, bago makabalik. Kaya nakalimutan ko na yung ano, yung saan ako bumaba at sumakay. Kasi lagi kong tinitake na ride is yung
habal. So ngayon punta tayo ng area. Dahil doon tayo sasakay ng jeep papuntang McKinley Hill. Napakaraiba lang, binis ka lang dito. Ha? Napakaraiba. Nang? Binis ka lang dito sa atin. Sa ating nanakarap sa Kalibig. Ano siya? Isang building. Hindi, building siya. Ano siya? Para din siyang ano, para siyang kanal talaga. Man-made kanal. Global City. Yung area, doon po papunta yung area, no? Mula rito sa may park, open park sa may 2 Parkade. So yun, diretso papuntang area. Doon tayo sasakay mamaya ng jeep papuntang McKinley Hill kasi pupunta tayo ng Venice Canal. Pero hindi muna tayo doon diretso kasi dito muna tayo pupunta. Puntahan natin yung Fort Bonifacio. Shangri-La. Kung ikaw ay talagang galing ka talaga sa bukid, tapos biglang pumunta ka rito, talagang malulula ka sa ano, yung probinsya-probinsya, like probinsya ng mga malalayong probinsya like Mindoro, gano'n, no? Bagong Salta sa Maynila, tapos makapunta ka rito. So talagang ano ka, ma-amaze ka talaga, which is yun ang nararamdaman ko first time kong pumunta 2018. Kasi grabe ang ganda ng mga building, ang lalaki, ang tatayog. Tapos nung sumapit na yung gabi, ang ganda ng pailaw. Parang talagang parang nasa ibang bansa. Hindi mo maisip na sa Pilipinas ka. Tapos ano pa, additional pa yung may mga Chinese, may mga foreigner, may mga Americans, mga European na makikita mo sa daan. Palakad-lakad, nagbablog din. Kaya masasabi mo na parang wala ako sana, ito yung globe, oh. Diyan tayo kanina, di ba? The Landmark. Parang same lang din naman doon sa North Edsa, magandang mga building. North Edsa iba doon eh. Ano yun, masyado yung kalat. May mga makikita kang mga yero doon na mga kalawang. Dito wala. Di ba? Dito ka, wala ka makikitang bubong na gawa sa yero. Di ba? Puro talaga building, oh. Na ganito, mga gusali, pahaba, pataas. Eh doon kasi meron may mga makikita kang mga parang bakibangkita sa North Edsa. So meron siyang hawig doon sa may Makati Business District. Tsaka sa Ortigas, ganun. Kaso nga lang, malapit sa Edsa, so polluted. Dito hindi siya polluted dito. Yung ito pala opisina ng marketplace. Marketplace sa Facebook. Hindi nga. Sure ka? Baka mima lang. Oh, ganda, oh. Hmm. 30th Avenue, 5th Avenue. Ay, yun lang. Ano pala to? PLDT and Smart Building. In your days and your nights get a little bit colder. Oh, 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 I know. The flats. Huh? Oh, oh. Isa to sa nagpapayaman ng Tagig. Itong district na to.
Shangri-La. Tina St. Luke's Medical. So puntahan natin yung lugar kung saan kami nag-meet up nung nagtitinda ng Boya Microphone. Hotel Residences, Shangri-La Residences at the Fort Manila. Malakas yata ang ulan area nito. Ayan, may Jollibee dun, no? So tapos na tayo dito sa ating transaction sa may 7-Eleven. And let's go for another walk. Another set of walk. So, dito na tayo sa may Fort Bonifacio area. You know, anong sasakyan to? Yun, may sports car. Gusto ko makakita ng Mustang na tumatakbo rito pero wala. Wala ko nakita. Sa Tagaytay lang meron. So, yun, no? Bonifacio 1 Technology Tower, Bench Tower. Dito lahat ng mga businesses, offices. Yun, lakad BGC daw. Meron dito eh, yung ano, yung gandang BGC, gandang pang BGC, pormahang pang BGC. Na, di ba? Kasi kapag ka mag-bull run tayo, hanap, mayroon, ano na natin kung sa tayo bibili ng David Harley, no? Yung kagaya ng kaya, no? Kay Pres Digong na pinapanood niya lagi, no? Mga 1 million, no? Mga Harley Davidson, no? Sige, tara. Tingin-tingin lang muna at baka, ano? Baka may mawala dyan, no? Mapagkamalan pa tayo, tayong kumuha, ano? pag magiging kahit 10 pesos lang, magkano yung magiging value ko nun? 10 peso per piece sa aking SH coin. Ship. Oh. So kung nagwa-value ang aking ship ng 10 pesos each, nako, bibili akong dalawa nun. Ilan mga hold mo? Ha? Aba, millionaire ako dun. Ilan yan? Millions. 2, 3, 4. Basta millions. Ito ba? Sabi mo ilan? Oo. Basta millions. Puta times ko sa 10. Oo? Wolfgang. Oh, may ano pala ang Wolfgang. Ah, okay, alam ko to. May steakhouse nga yung kapatid ng ano, yung kapatid ni Wolfgang. Yung ano, yung ano pa ano pa lalaki na yun, yung pinaka-lead singer ng Wolfgang, yung ate niya, merong ano business na yun ang steakhouse. So, ito na yun. Hello ba yung kanta ng Wolfgang? Sa paglipas ng araw, ako'y may natanaw. Dumilim ang araw. Ano yan? Tagalog naman yan. Pinoy yan sila. Parang yung tatay na pariner. Pilipino. Laking Pilipinas sila. Humakas bigla ang aking dibdib. So sana makasakay tayo kaagad ng jeep papuntang McKinley Hills para makapunta na tayo sa may Venice Canal. Yun nga, so ulitin ko, no, para sa akin, parang hindi naman siya ganun ka-amazing na kasi gawa nga nung ako'y na-expose sa mga gantong lugar, no, so medyo common na sa akin yung mga high-rise building na kagaya na ito. Gaya na Ortigas sa Araneta Center or Araneta City. Tapos sa Davao, may mga ganito din mga building sa Davao. Hindi nga lang ganun kadami. Pagod ka din pala pag...
Marami ka nakikita ng mga Chinese. Alam mo bakit? Eh, ang mga negosyo rito sa Pilipinas, halos run by Chinese. Siyempre, pag company owned by Chinese, ang mga empleyado, halos din mga Chinese. So ito yung mga opisina po nila, mga national offices, di ba? So dito nakakalagay. So siyempre, mga empleyado, maglalakad pa uwi, papasok. So dito sila lahat, makikita mo mga Chinese, di ba? Marami. Marami ha. May mga ano din, may mga westerner din, marami din. You know, doon nga yung galing kanina. Fifth Avenue. Ayun, oh, A6. Alam mo yung A6 dati, yan ang mga sapatos ko ng araw. Mabibili ko na sa 20 pesos lang sa mga okay-okay. Hindi ko alam na yung A6 pala ay branded, international brand pala siya. Oh, A6. Hindi, sapatos. May sapatos din. Basta una kong nakilala ang sapat, ang A6 na pangalan ay sa sapatos na nabibili ko sa tag-bibente lang sa okay-okay. Tapos gulat na lang ako one time nung ako'y napunta sa MUA. Wala, may A6, sabi ko. Branded pala to. Saan galing yun? Siyempre, okay-okay. Alam mo naman, galing sa ibang bansa. Ayun o. WA Motor. Edsa McKinley. To this way to C5 Road. The Fort at BGC. Tapos yan. Oo. So ngayon, andito na tayo sa Mercedes-Benz. So nakita natin yung ano, di ba naghanap na ng Mercedes-Benz? So ito na yun. So ilang nga yung bibilhin mo? Ha? Isa lang muna? Okay. Doon tayo kanina. Naalala mo yung binaan natin na doon o? Kaya nga o. Yung ano nga, mga foreigner nga, sabi nga nila, inisip nyo talaga, ano, kumbaga, every time na yung mga foreigner dito sila makapag-check-in, makakuha ng mga, kwarto sa Airbnb. So ngayon, talagang iisip, mamamangha sila. Oo, di nila sa katakalain na meron palang ganitong lugar sa Pilipinas, samantalang ang nasa isip nila ay third world country. Di ba? Tapos nung pagpunta nito, pag-isi sa umaga, ito yung bubungad sa kanilang mga tanawin. Parang nasa New York daw, ganun. Mas maganda pa nga to sa New York siguro eh. Kasi sa New York, ang daming mano doon. Ang iingay, di ba? Parang ang kalat, no? Dito, malinis. Organized. Hindi crowded. Oops, lilikos. So yun na, may nakita tayong jeep. So baka ito na yun, gate 3. Alright, let's get in. Alright, so tapos na kayo mamasyal dito sa ano, maglakad-lakad sa may Fort Bonifacio sa BGC. Kaya ito, nakasakay na tayo ng jeep. Pagpunta na tayo ng McKinley Hill sa may Venice Canal. Ano yan? Anong ulit ito binili mo? Patingin. Ayan, ito yung pinunta namin dito sa BGC para bumili ng sula. Yun lang, no? Maraming salamat sa mga nanonood dyan. Huwag niyo kalimutang mag-like.
sa may Venice Canal, you know, headquarters, Philippine Army. Okay, so baba na tayo. Oh, sila muna. Ladies first.